International League Chapter 356. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y isang dagger nga ang pinakawalan nitong si Kaede Rukawa, kaya dito'y lumalabas na ang tunay na angas ng isang Kaede Rukawa. Ang bitawan niya ay talagang punong-puno ng kumpiyansa. Ewan ko na lang kung magawaan yung pigilan ang isang Kaede Rukawa pag nag-init na wika nitong si Fujima. At dito'y yan ang ace ng kupunan ng show ko, si Kaede Rukawa. Number 11, napakahusay niyan. Bata nga, nasa high school pa lang, ngunit ang kanyang laro ay nasa ibang level na. Advance yung batang yan, kaya mahihirapan tayo pag hindi natin ta siya knock down sa lalong madaling panahon na wika nga nitong si Coach Goro, kaya dito nga ya. Bigyan niyo ako ng pagkakataon upang pahiya ang lalaking to. Bigyan niyo ako ng pagkakataon upang patunayan ang aking sarili. Wika nitong si Kaito. Aba, ito na naman si Kaito. Ayaw na talagang nakakantsawan. Ha, sige Kaito, tiwala ako sa'yo. Wika nga nitong si Ren Kiyoshi, kaya dito nga ya. Yung may berding buhok, may plano. Ano kaya ang kanyang gagawin? Ha, mukhang napahiya siya sa ginawa ni Kaede Rukawa, kaya meron siyang balak na bumawi. Kitang kita naman, wika nga nitong si Ayako, kaya dito ay Tim! Ako na muna ang bahala dito. Ako na muna ang bahalang magtimon ng opensa natin. At ikaw, number 11, dumipensa ka kung kaya mo. Wika nga nitong si may berding buhok, kaya dito nga ay dali-dali na ang inatake nitong si Kaito ang depensa. At dito ay sa wakas, nakaharap nga niya si Rukawa. Dito ay talagang physical game nga ang kanyang ginagawa. At dito ay aba, bilang point guard o shooting guard o kahit ano pa ang posisyon ng lalaking to, malakas ang kanyang pangangatawan. Despite na payat siya, ay meron siyang pwersa. Wika nitong si Rukawa. Ano, nagulat ka? Nagulat ka sa physical ko na lakas na merong ibubuga? Payat lang ako, ngunit meron din tong ipapalag sa physical game. Wika nga nitong si Kaito sa bay. Bam nga kaya naman. Tignan nyo, napaatras itong si Rukawa sa pagbam nitong si Kaito. Halatang halata na nagulat ng gusto itong si Kaito nung naramdaman niya na kaya niya pala sa physical game itong si Rukawa. At itong si Rukawa ay siyang nagulat rin dahil tumalsik siya sa simpleng pitik lang ni Kaito. Wika nga nitong si Murasame, kaya dito nga ay ang paboritong galaw nga ni Kaito na fade away ay pasok nga kaya naman. Nice one Kaito, yan ang gusto naming makita sa iyo, ang isang agresibo na Kaito. Iba ang laruan mo talaga, lalo na hindi pa nag-init itong si Akira ay panigurado. Masasabayan natin at kahit sino pa ang makaharap natin ay kayang-kaya nating durugin. Wika nga nitong si Coach Goro, kaya dito nga ay hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyake ang bola. Ang depensa, gawin nyo na ang tinuro ko sa inyo na pressure defense. Wika nitong si Coach Lester Goro, kaya dito ay dali-dali ang tumao itong si Haro at itong si Kalbo. Kaya naman, nako, doble agad ang defense ang ginawa nitong si Haro at itong si Ren Kiyoshi. Mahirapan si Miyagi, ipasa mo na lang ang bola, alanganin ka na dyan. Wika nga nitong si Ayako, at dito ay ibato mo ang bola, ako nang bahala, itaas mo. Wika nga nitong Sakuragi, wag alanganin, alanganin na maitaas mo yan. Wika nga nitong si Fujima, ngunit no choice nga, at binato na nga lang ang bola sa taas. At dito ay aba, napakatigas ng ulo ng mga to.
Sabi ko na sa inyo eh, walang makakalusot na pasa dito sa loob. Walang aliyop dito. Wika nga ng nangengengkoy na naman na si Akira at sa pagkakataon na to. Nakuha nga niya ang bola dito eh. Haro, kunin mo na ang bola. Pasa mo na, Akira. Wika nga nitong si Mako. Aban-aban Mako. Ha, magtiwala ka sa akin ako nang magbababa nito. Wika nitong si Akira na talagang hawak-hawak nga ang bolat dito'y habang binababa nga niya ito ay nakatingin nga siya sa likod sa binagwikang, "Hoy maliit, di ba mabilis ka? At ikaw may pulang buhok, di ba mabilis ka rin? Habulin niyo ako at panigurado, kakuhain ko kayo. Ha, mga may hina at mababagalin na lang, mga pag-ong." Wika nga nitong si Akira. Aba si Akira, sobrang laki nga ng kanyang galamay at sobrang haba rin ng kanyang hakbang. Malabo, malabo ng mahabol pa yan. Mukhang puntos na ata para sa kanila. Wika nga nitong si Kogure at dito nga ay, ha, tama ka may salamin, talagang paniniguraduhin ni Akira yan. Hindi niya talaga pagbibigyan kung sino man ang pumunta sa kanyang teritoryo. Wika nitong si Haru at dito nga ay isang behind the back pass nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Mako. At itong si Mako ay dali-daling ang binto ang bola sa taas. Aba, highlights ang gagawin nila. Wika nitong si Coach Goro sabay hawak nga ng bola sa taas at dito slam dunk nga ng patalikod gamit ang kanyang dalawang kamay. Kaya dito'y yan na! Nagiinit na itong si Akira. Talagang ininsulto niya kayo. Imbis na isislam dang na nga lang, pinaasa pa niya ang bola dito kay Mako. At itong si Mako naman ay sobrang solid at napakagandang timing rin ang kanyang pasa. Ha! Panigurado! Kami na kami nang mananalo dito sa pinapakita ni Akira. Sigawan ng mga tao at dito ay wag! Huwag kayong pasisiguro sapagkat hindi pa naglalabas ng tunay na lakas ang kupunan ng show ko. Tignan natin kung saan ang angas yung mga unghang. Lalong-lalo ka na pangit na mayabang. Wika nga nila taba. Kaya dito'y tama nga ang sinabi sa akin itong si Fujima na ang laban na to ay ang pinakamahirap kong laban. Hindi lang basta nangengengkoy itong si Akira. Bilang power forward, alam ko na mahusay siya at panigurado. Yun ang aking laban na kaarapin. Ang talunin ang isang magaling na malalaro, hindi lamang sa pisikal, pati na rin sa mental na laro. Wika nitong Sakuragi sa kanyang isip sabay na pangising. Lapit nga dito kay Akira sa binagwikang. Ikaw number 20. Akira ang ngalan mo, 'di ba? Napakahusay mo. Napakahusay mong manlalaro. Humahanga ako sa iyo. Ngunit tandaan mo 'to. Sisimulan na natin ang tunay na digmaan. Wika nga nitong Sakuragi dito kay Akira. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng 'yan ay bangan natin susunod na bahagi.